naging pagpapala sa buhay at pananampalataya ng mga Adventista sa Eastern Laguna District ang kanilang pakikisangkot sa 10 Days of Prayer sa pagsisimula ng taon. Sa gabi-gabing magkakasamang pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, sila ay nagkaroon ng inspirasyon sa pagharap sa araw-araw na hamon ng buhay. Ang iba pang biyayang hatid ng 10 Days of Prayer sa Eastern Laguna, balitang may pag-asa ni John Miguel Flora. Isinagawa ng mga iglesia ng Eastern Laguna District ang gabi-gabing pulong panalangin kung saan itinalakay ang temang prioridad ng pananampalataya. Ang pulong panalangin ang kapanganakan ng pagpapanibagong sigla. Dito umuusbong ang pagbubuhay sa mga kapatid sa mga panibagong mga pagsubok na haharapin ngayong taong 2024. Tinalakay ng bawat mga iglesia ang mga paksa patungkol sa mga katangian na dapat taglayin ng mga Kristiyano sa magulong panahon ngayon. Sa loob ng 10 gabi ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga kapatid na mabuksan ang kanilang puso at isip sa Diyos at anyayahan ng banal na spirito na pumasok sa kanilang buhay. Napansin ko po ngayong 10 days of prayer na ito na napakasigla ng mga kapatid at willing katanggap ng kapangyarihan ng banal na spirito, lalong-lalo na itong tema natin na priorities of faith. At ito yung kailangan natin upang magiging matatag tayo sa huling kapanahonan at sa ating kapanahonan ngayon. Tinatawag tayo ni Jesus hindi lamang upang manalangin kundi upang paglingkuran rin ang pisikal at espiritual na pangangailangan ng mga nakapaligid sa atin. Isa si Sister Juanita Abbott na nagbahagi ng kanyang karanasan sa 10 gabing panalangin. Ang akin pong natutunan sa loob ng 10 gabing pakikibahagi sa 10 days a week of prayer ay ang ang total activeness and involvement sa as much as possible sa lahat ng gawain ng iglesia. Sapagkat ito po pala isang bagay na nakapagpapalago sa ating pananampalataya. Sa pagtatapos ng ating pulong panalangin, ating natutunan na magkaroon ng hilig, katatagan at katiyagaan upang ating patuloy na maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa patuloy nating pakikibaka sa ating buhay. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Eastern Laguna District. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.